Hindi lang daw sisibakin kundi kakasuhan din ang mga opisyal ng gobyerno na tumulong kay Alice Go na makaalis ng bansa. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibubunyag din daw ng Pangulo ang mga opisyal na yan sa lalong madaling panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. All of those who are implicated in the in assisting Alice Go to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Yan ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga opisyal ng gobyerno na tumulong makaalis ng bansa, si dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Walang binanggit ang Pangulo kung sino ang mga opisyal na ito. Pero noong nakaraang linggo, sinabi niyang may ideya na siya kung sino ang mga mananagot. Karamihan daw sa kanila, mga taga Bureau of Immigration. Kanina, sinabi ni Pangulong Marcos na malalaman din ng publiko kung sino-sino ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sinisiguro rin niyang daraan sa tamang proseso ng batas si Go. Para naman sa ilang senador, dead end na para kay Go ang pagkakaaresto sa kanya. Ayon kay Senator Risa Honteveros, inaasahan niyang makikipagtulungan at magbibigay ng kumpletong testimonya si Go kapag dumalo na siya sa mga pagdinig ng Senado. Tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kumbaga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Wala na siyang choice eh, no? Dead end na ito para sa kanya. Ito na yung dead end, no? Makita natin ang daming kasong hinaharap niya. Hindi kami papayag, hindi siya magsasalita. Tatagal siya dito. At we will transfer her to a regular detention cell. Ikinatuwa rin ni Senate President Jesus Cordero ang pagkakaaresto kay Go. Panahon na raw ito para makapagbigay siya ng testimonya kaugnay sa mga illegal na pogo sa bansa. May arrest order ang Senado laban kay Go. At ayon sa Senate Sergeant at Arms na si General Roberto Angkan, parehas lang ang prosesong pagdadaanan ni Alice Go sa nangyari noon kay Sheila Go. Daraan muna siya sa Bureau of Immigration sakay i-turn over sa NBI. Matapos niyan, dadalhin na si Go sa Senado para i-detain. Pagsasamahin daw sa isang kwarto sina Sheila at Alice. Bukas ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig kaugnay sa pagpapakansela sa pasaporte ni Alice Go at ang kaugnayan ng kanyang pamilya sa illegal na pogo operation sa bansa. Sakali daw na maagang madala dito sa Senado ang dating alkalde, ihaharap siya agad sa hearing. Pero kung hindi, magkakasaparaw ng 2 hanggang 3 pagdinig ang Senado para masagot ni Alice Go ang maraming katanungan ng mga senador. Ang abogado naman ni Alice Go na si Attorney Stephen David, itinuturing ng welcome development ang pagkakaaresto sa kanyang kliyente. With this development, we can now face the legal battles, no, without any fear na ma-default tayo because of her non-appearance. Actually, this is good for her and she just doesn't realize it right now. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.